tatlong ipapakita sa inyong pagpapabaya ni Pasakit. Lubhang pagpapabaya dito sa ginawa niyang paggamit doon sa conversation namin. Tapos binigyan niya ng maling konteksto para palabasin o ilagay ako sa alanganin. Ngayon, ano yung tatlong pagkakamali at ano yung tatlong sablay ni Pasakit dito sa ginawa niyang to, mga kapatid? Number one, doon sa pag-expose niya sa screenshot ko, ay in-expose agad niya yung sarili niya na hindi siya ganun kalawak o hindi ganun katalino para umintindi ng napakasimpleng mensahe. Sinabi ko na nga nung una, no hate, kumbaga trabaho lang. Etong mga ginagawa kong review, trabaho lang to, mga kapatid. Pera lang to, may ads, don't skip the ads, mga kapatid. Trabaho lang to. At walang reviewer o walang YouTuber na ayaw nila yung magkaroon ng monetize. Kaya nga iba, thank you Lord, dumating ka na rin sa wakas, di ba? Pinopost nila yung mga Google Ads pin nila. Diba? Pera-pera lang talaga to. Lahat ng ginagawa ko, mukbang, review, labsong man yan, distract man yan, nagre-review ko ng mga games, diba? Nagre-review ko ng mga horror. Alam niyo yan, diba? Lahat yan may mga ads. Diba? Pera-pera lang to, mga kapatid. Pero hindi yung context niya na niloloko ko lang kayo para lang magka-pera. No, hindi yun yung ibig ko sabihin. Saka nakita niyo yung conversation namin, hindi si Drex Lira pinag-uusapan namin dito. Si sabotahe. Ine-explain ko sa kanya kung bakit ako nag-disagree doon sa comment ko na hindi ako sumasang-ayon doon sa sinasabi niyang basehan ng beat. Yun ang pinag-uusapan namin. Hindi si Drex Lira. Nakita niyo yung conversation? So mali ang pagkakagamit niya doon sa sinabi kong pera lang lahat 'yan. So una-una, hindi siya ganun katalino para unawain yung napakasimpleng mensahe. All right? Pangalawa, ano yung pangalawang pagkakamali niya rito, mga kapatid? In-expose niya yung sarili niya sa lahat ng YouTube na YouTuber o sa lahat ng mga nanonood dito kung gaano siya kadumi maglaro. Bakit? Bakit ko sinabing madumi maglaro? Para lang makapuntos ka sa kalaban mo, ilalagay mo sa alanganing sitwasyon yung ibang tao, babaguhin mo yung konteksto ng sinabi niya para ikaw ang umangat. Napakadumi maglaro pag ganyan, mga kapatid. Ekis yan. Diba? Ang ine-expect ko kay Pasakit is skills, talent, hindi yung dirty tricks. Napakadumi maglaro pag ganyan, mga kapatid. Nagpaalam siya ng maayos, aalis siya sa Republican para hindi nahilahin ng Republican. Pero sa unang track na inilabas niya, hinila niya agad ako rito sa maduming paraan. Guess nyo? Yun ang ikalawang sablay dito ni Pasakit. Pero yung pangatlo, ang pinakamatindi sa lahat. Ano yung pinakamatindi sa lahat dito na sablay dito ni Pasakit, mga kapatid? Si Pasakit yung tinutukoy ko, hindi si Respeto, dahil si Pasakit lang naman yung nagpasok nung conversation namin . Ano yung ikatlong sablay ni Pasakit at pinakamatindi sa lahat na sablay ni Pasakit? Ano yun? In-expose niya ulit yung sarili niya sa lahat ng mga nanonood dito sa YouTube kung anong klaseng tao at kaibigan siya. Biruin mo, ikaw, mga kapatid. Putek. Halimbawa, ikaw, kaibigan mo siya. Tapos nakita mo, puta, ganito palang klaseng kaibigan si Pasakit. Di ba parang ikaw mismo matatakot ka nang mag-message sa kanya . Dahil nakanan to yung mga private message namin. Ipopost niya, ilalabas niya, tas gagamitin niya. Pwedeng maging against you o kaya para maipit ka. Kahit wala siyang pakialam, kahit maipit ka sa sitwasyon, mahalaga makaangat sila, makalamang man lang sila doon sa kalaban nila. Anong klaseng tao yan, mga kapatid? Anong klaseng kaibigan yung gagawa ng ipopost niya yung private message ninyo na wala siyang pakialam kung maipit ka man, bahala ka dyan, basta gusto ko makaangat. Alam mo yun, sa kagustuhan nilang maging angat, sa pagiging desperado nilang makapuntos kay Drex Lira, gagawin nila lahat. Diba? Kaya ngayon, sumagi sa isip ko, siguro wala naman talagang ipinaglalaban to . Ang gusto lang talaga nila sumikat, mga kapatid. Oo, masakit ako magsalita. Talagang, siguro nga nasaktan talaga sila sa mga nasabi ko. Sa madaling salita, hindi ko kailangan makipag-dis. Sa komento ko pa lang talaga nang uawarat na ako ng puso .
Pero eto mga kapatid, dito sa ginawa ni Pasakit, dito sa ginawa niya, total wala na naman siya sa Republican eh. Tatlong bagay ang in-expose niya sa sarili niya. Yun na yung tatlo. Ano yun? Hindi siya ganun katalino para umintindi ng simpleng mensahe. Madumi siya maglaro sa pakikipagdisbakan. At higit sa lahat, mahirap siyang maging kaibigan. Dahil kapag nag-message ka sa kanya, private message, posibleng balang araw gamitin niya. Gamitin niya at wala siyang pakialam kahit maipit ka basta makaangat lang siya. I mean, nangiiwan sa area yan pag ganyan mga kapatid. So yun yung tatlong in-expose dito ni Pasakit sa sarili niya. Ngayon,